Ang susi po dyan ay yung mga nagbabasa lamang ng masusi doon sa kanilang binabasang baralang sulatan. Yun lang po, nakapitiya. Pero yung mga naniniwala lamang sa mga aral ng kung sino-sino, sila po yung naliligaw. Kaya ka, nakita natin, nagtalong-talong na sila eh. Pero tama yung mga naririnig nila, sana. Pero, ang problema, doon sa kanilang, eto, narinig na yung side nito, pero yung ibang side, hindi narinig. Ito yung narinig yung side, yung ibang side, hindi narinig. So, yun ang nangyayari. Hindi po nila nakukuha yung katotohanan. Pero, pangtatahan po natin, yun lamang pong nakatiyak na si Jesus ang Kristo, anak ng Diyos na buhay, yun lamang pong nagbasa ng kanilang banal na salita. At makikita rin natin ito sa aklat ng Juan o sa Gospel of John, doon pa lamang po sa pasimula ng kanyang personal ministry ng ating Panginoon Jesus Kristo. Tandaan po natin, the personal ministry ng ating Panginoon Jesus Kristo, parang po ito, ano? Bago po yung 33 AD na siya po ay namatay at na-build yung kanyang church, doon pa lamang po sa 30 AD, nagpasimula na po yung kanyang pag-aaral. Dito na po niya ginanap yung kanyang tinatawag na personal ministry. Dito niya pinasimula at kumbinsihin ang mga tao na siya ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Pero pansinin po natin, yung mga unang taong sumama sa kanya, yung mga unang naging alagad ng ating Panginoon Kristo na kung saan yung mga taong yun ay yun na rin yung mga naging apostol niya, yung tinatawag na circle of 12, makikita natin, kaya sila sumama sa ating Panginoon Kristo, from the beginning, ay ano, naniniwala na sila na itong si Jesus, siya na nga ang Kristo, siya na nga ang anak ng Diyos na buhay. Tingnan po natin, pansinin po natin dito sa Juan, Kapitulo 1. Nasimula pa lang po ng ministeryo ng ating Panginoon Kristo. Sabi po ng banalang kasulatan ay ganito. So, sisimulan po natin pagbasa doon sa 38 na lang po na patuloy natin babasahin. At lumingon si Jesus at nakita sila na sinunod. At sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi na sa kanya, yung pong gusto mong nasunod sa pagbasa, talaga ko dito sa John chapter 1, verse 38, patuloy po natin babasahin para makasunod po kayo. Sabi po, ulitin natin basahin. At lumingon si Jesus at nakita sila yung nagsisunod. At sinabi sa kanila, ano ang inyong hinahanap? At sinabi na sa kanya, Rabbi, na kung liliwanagin ay guru, saan ka tumitira? 39. Sinabi niya sa kanila, magsiparito kayo at inyong makikita. Nagsiparon nga sila at nakita kung saan siya tumitira. At sila'y nagsitirang kasama niya ng araw na iyon noong mag-iikasampu na ng oras. Okay, verse 40. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan at sumunod sa kanya ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. So, mga kapwa niya, mga Galileo. Okay? 40. Una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon at sa kanya sinabi, nasumpungan namin ang Messiah o Mesiyas na kung liliwanagin ay ang Kristo. So, makikita natin sa simula pa lamang ng ministry ng ating Panginoong Kristo, yung mga unang dalawa na mga alagad na sumunod sa kanya, ay kaya sila sumunod, naniniwala sila na itong Jesus na to, siya na nga ang Messiah, siya na nga ang Kristo. So, hindi sila susunod kay Jesus kung hindi sila kumbinsido na si Jesus ang Kristo. Kaya sila sumunod, si Andres at si Simon Barona. Kaya sila sumunod sa ating Panginoon Kristo. Nakita nila sa personality ni Jesus, siya na nga ang Kristo. Bakit nila nalaman yun? Kasi nga, doon sa kanilang pagbabasa ng Old Testament,
Kinumpara nila yung mga prophecy ng Old Testament, angkop na angkop sa ating Panginoon sa Kristo. Okay? So, tuloy natin. Sabi dun sa verse 42, siya kanyang dinala kay Jesus, siya tinignan ni Jesus, at sinabi, ikaw ay si Simon, ang anak ni Juan, tatawagin kang Sepa, na kung liliwanagin ay Pedro. Nang kinabukasan ay pinagpasyahan niyang tumaroon sa Galilea, at kanyang nasupungan si Felipe, at sa kanya ay sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. 44, si Felipe nga ay taga Bethsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro. So, puro magkakababayan ito. Puro mga Galilea ito. Ating Panginoong Kristo ay Galilean. Si Andres ay Galilean. Si Pedro ay Galilean. Si Felipe ay Galilean. Puro doon po sila sa taas. No? Taka, kung titignan po natin yung mapa, ito po yung Sea of Galilee. Ito po yung Judah. Ito po yung Dead Sea. Ito po yung River Jordan na kung saan ay nagbabautismo si Juan. Ito po yung dito po sila nakatira sa Galilee. Nasa pampangin niya na River Sea of Galilee. Sa Nazareth siya ang ating Panginoong Kristo at sa ibang bayan naman ang mga ibang ito. Okay, pero lahat sila ay Galileans. Okay? So, sa 44, sabi si Felipe nga ay taga Bethsaida sa bayan ni Andres at ni Pedro. 45, ang sabi, nasumpungan ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya. Pansinin po natin ang pagkakasabi ni Felipe, bakit siya nakumbinse? At kinukumbinse niya rin si Nathaniel. Nauna na nakumbinse si Andres at si Simon. Bakit sila nakumbinse? Ang sabi po naman ng kasulatan, nasumpungan ni Felipe si Nathaniel. 45 na po ang aking binabasa. At sinabi sa kanya, nasumpungan namin yaong isinulat nino ni Moses sa kautusan at gayon din ng mga propeta si Jesus na taga Nazaret ang anak ni Moses. Bakit sila sumunod sa akin panong Jesus? Bakit sila kumbinsido na ang Jesus na ito ang Kristo na kanilang iniintay?